Hello everyone! Welcome back again to my channel. Guys, ang video na ito ay tungkol kung paano natin ifungsoy ang ating sala. Kung paano natin kunin ang tamang direksyon kung saan natin ilalagay ang mga dekorasyon para sa loob ng ating bahay. Lalong-lalo na guys sa living room. Una, paano nga ba natin kunin ang tamang direksyon sa loob ng sala? At ano ang mga tamang bagay o dekorasyon na dapat na nakalagay dito upang mas lalo nating palakasin ang mga positibong enerhi at magandang daloy ng chi. Ang una nating gawin, hanapin natin ang hilagang sektor ng bahay. Tumayo tayo sa gitna ng iyong sala at iharap ang kumpas sa pangunahing pintuan ng bahay upang makuha mo ang tamang hilagang bahagi. Ang hilaga ay nagre-representa ng elemento ng tubig. At dahil ang sektor na ito ay water element, dito mas dapat na ipwesto ang mga bagay na nagsisimbolo ng tubig. Halimbawa na lamang ng aquarium, table fountain, o kaya mga larawan na nagsisimbolo ng tubig. Ngunit, mahigpit na pinagbabawal ng mga feng shui expert ang pagsabit ng larawan ng malalaking alon o maruruming ilog. Hindi ito magandang larawan at hinaharangan nito ang pagdaloy ng chi. Ang timog na bahagi naman ay nagre-representa ng apoy. Dito mas tamang ilagay ang mga bagay na nagsisimbolo ng apoy. Kagaya na lamang ng lampshade, table lights, candle, ito ang mga alternatibong bagay na pamalit sa fireplace o chimney. Ang silangan at timog silangang bahagi ay nagre-representa ng wood element. Dito, mas maganda ilagay ang mga bagay na mga halaman at bulaklak. At ayon sa feng shui, mas lalong maganda ang daloy ng chi kung ang ilalagay natin mga halaman ay ang mga ito, money tree, jade plant, palm tree, lucky bamboo, snake plant. At sa mga bulaklak naman ay kagaya ng orchids, peonies, chrysanthemum. Dahil ito ang mga ilan sa mga halaman o bulaklak na may dalang swerte ayon na din sa feng shui o sa mga naniniwala na mga halamang may swerte. Ang mga nabanggit ko ay ilan din ito sa mga halaman na mas magandang ilagay sa loob ng bahay dahil sa mga benepisyong makukuha nito kapag ito ay nasa loob ng ating pamamahay. May mga halaman din na pinagbabawal ang paglagay sa loob ng bahay kagaya ng cactus at matitinik na dahon sa sektor ng bahagi na ito. At maging ang mga artificial o dried plant ay hindi din ito pinagpapayo ayon sa feng shui. Ang kanluran at hilagang kanluran ay nagre-representa ng elementong metal. Palakasin ang enerhiya sa sektor na ito sa pamamagitan ng mga bagay o dekorasyon na nagsisimbolo ng metal. Ngunit huwag maglagay ng mga matatalim na bagay. Maaari din ilagay ito ang mga shelves o cabinet na nagsisimbolo ng metal na bagay. Ang timog silangan at hilagang silangan naman ay nagre-representa ng earth element. Ang mga ceramic at crystal ay isa sa mga bagay na nagsisimbolo ng earth element. Pwede din ang larawan na nagsasalamin ng earth element, kagaya ng mga landscape o marble. Mas maigi din maglagay ka dito ng anumang uri ng clay. Halimbawa nito ang mga clay pots na pwedeng gawing pangdekorasyon. Ilan din sa mga pinapayo ng mga feng shui expert, huwag maglagay ng salamin na nakaharap sa pangunahing pintuan dahil hinaharangan nito ang pagpasok ng chi. Maging maingat sa paglagay ng mga furniture, kagaya ng sofa. Kailangan, hindi ito kinakain ang lahat ng space sa loob ng bahay o sa sala upang mabigyan daan ang pagpasok at pag-ikot ng chi sa loob ng sala.
lalo na sa sala na ito ang lugar kung saan tayo buong pamilya ay nagsama-sama at ito ang naging bonding place ng buong pamilya. At isa din sa mga pinapayo ng feng shui expert, huwag din maglagay ng fountain sa kanang bahagi sa labas ng pintuan ng iyong bahay. Nangangahulugan daw ito na hindi pagiging tapat ng lalaki sa membro ng pamilya. Nais ko lamang ipaalala sa inyo, ito ay mga gabay lamang, lalo na kung ikaw ay naniniwala sa feng shui. Ngunit kailangan mo pa ding magsumikap at magdasal upang umasenso sa buhay.